Alam niyo, mga kapatid, sa dinami-dami ng sumubok sa akin sa inuman, abay wala man lang nagtagumpay. Wala man lang nagtagumpay na ihatid ako sa bahay. Durog lagi. Good morning, mga kablid. Good morning po sa inyong lahat. So ito, panibagong araw na naman po, panibagong vlog na naman po natin sa ating Muntinga Backyard Channel, mga kablid. So maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay sa mga subscriber natin, sa ating mga silent viewers at sa ating mga patuloy na nagko-comment na nagbibigay sa atin ng kunting pampagana sa ating backyard, mga kabrid. So kung ikaw po ay napasilip lang po at medyo po ay natutuwa ka at gusto mong makatulong sa mga kagaya naming nag-i-start pa lang, simple small backyard breeder po at simpleng kaibigan, kung tuturing mong kaibigan po, ako po ay tatanggapin ko po yan ng bukal sa loob ang makipag kaibigan po sa inyong lahat, mga kabrid. Pakisubscribe naman po sa ating munting channel, mga kabrid, dahil po para mapa-unload po natin agad ang ating munting channel, mga kabrid, at ganahan tayo sa paggawa ng mga video, mga kabrid. Sa iyo, mga kabrid, na patuloy na sumusubaybay sa akin, maraming salamat sa iyo. At ito na po ang gagawin natin ngayong araw po, is after natin maayos ang ating mga patuka, mag-monitor po at magpatuka po ng maayos sa ating mga sisiw, balik monitoring, gawa ulit ng video. Hito na po, magpapasalamat po tayo sa patuloy na nagko-comment at mga bago nating kaibigan sa ating munting backyard, mga kabrid. So ito, unahin natin si Kabayang Sabongiro, mga kabrid. Maraming salamat sa iyo, sir, at walang sawa ang iyong pagsuporta sa aking munting vlog. Sa bago nating mga tropa dyan, kagaya ni Sir Joshua Lunod Iskanda po, maraming thank you sa iyo, sir. Kay Sir Buhay Construction, kay Sir Ikyong Backyard, kay Sir Marlon Backyard, yan ang mga backyard natin, mga kasamahan natin, mga kabrid. Mga simpleng nila lang din yan, mga kabrid. Simpleng nila lang, simpleng small time backyard breeder po yung mga kagayan din natin. Yan, tulungan kami yan nila. Si Katalpak Vlog, maraming salamat sa iyo. Kay Sir, itanong mo sa akin, sir, maraming salamat sa iyo. Kay Sir Alimanya Food TV, thank you po. Kay Sir Tulits Montillo, kay Johnny Walker, kay Sir Antonio Caguite, kay Roshan Mix Vlog, kay Arkiki Backyard, at kay Sir Juby Banye, sir, maraming salamat po sa inyo. At sana po ay magtamasa din at umunlad tayong lahat sa ating mga pagbibreed. Tuloy natin ang shoutout, sir, kay Sir Mark Official, kay Sir Randy Makaraig, kay Sir Rinchoy Backyard, kay Sir JB Loop TV, kay Sir Murada Brothers po, mga backyard breeder din po yan, maraming salamat po sa inyo. Kay Sir Lance Binuya, at sa vlogger na si Sir DML Vlog, mga kabreed, maraming salamat po. Unang-una po, binabati ko na nga, sana'y magtagumpay ka at sana'y maging masagana ang iyong kagustuhan sa buhay. Kay Sir si Kittles, kay Sir Kittles, mga kabrida, ayan, trupa natin yan, mabait yan, sir. Si Sir, nakilala lang natin yan dito sa paggawa-gawa natin ng vlog, at medyo okay yan, okay. Sana po masubscribe po yung mga channel niya, mga kabrida, kay Sir Kittles po. Maraming salamat sa iyo, sir. So ito, start na po tayo ng ating feeding sa ating pasisi po. So bumili rin tayo ng GMP2 para sa mga sisiw natin, kasi yung isa nating sisiw, buti po nakapagpalabas tayo ng bulik, dalawa bulik siguro, hindi ko pa ma-justify, mga kabrid, kasi sisiw pa ba, hindi man tayo marunong talaga tumingin ng kulay-kulay, mga kabrid. Yung mga pula nga po natin, may tawag po sila sa pula natin, pag nakikita po ng ibang hindi pula yung tawag, may yung kulay kasi ng mga broodcock natin isa iba po,
may tinatawag silang ibang kulay, ano ba yan, yung parang pulang pula po, may tawag sila dyan. Tapos sabi parang, kasi may sinasabi silang pulang linaw, may ano, may pulang, yung pulang pula talaga, may alimbuyogin ako. Basta po, para sa akin kasi syempre hindi naman po tayo talagang mananabong. Ayan lang po, eto, continue lang tayo sa as of now mga kabrid. Okay na po ang ating mga pasisi mga kabrid. Wala na po tayo nakikitang nanghihina dahil sa ginawa nating hakbang. Agad-agad po, ginabi na nga po tayo pagtapal-tapal ng mga sako-sako na yan mga kabrid. Naagapan agad natin yung sobrang lamig kasi nung mga nakaraan po, sunod-sunod po yung sobrang lamig sa gabi, tapos napakainit sa umaga, tapos sa ano, nagkakaroon po ng lagnat ang ating mga pasisi. So antimano po, kapag nagkakalagnat po, kasi syempre napapansin po agad natin yan. Pag 100% po nating iniikutan ang ating mga manok, 100% nating tinitingnan, o kaya dinadaan-daan na natin, pinagmamasdan natin dahil intention natin na tingnan ang safety ng manok, mapapansin po agad natin kung ang manok is hindi maayos o kaya may nararamdaman. So ang may mga nararamdaman, hihipuin po natin yan. Kahit mailap sila, hihipuin ko po yan, ibubukod ko po yan sa kulungan dito sa kabila, tapos i-under natin sa ano yan, sa painom ng Premoxyl powder mga kabrid. Yan, pangtanggal yan sa mga ganyan-ganyan mga kabrid, mga lagnat-lagnat ng manok, panghihina kumain, pag yung pananamlay, pamumutla yan, sinasalangan agad natin ng ganyan mga kabrid. Tas kinakalahati ko po yung patoka, tapos yun, painom po ng ganon, Premoxyl powder po. Samantalang yung ating mixture sa painuming tubig mga kabrid, ang ating Bitmin Pro po, as sinasabayan po natin ang kunting B12 mga kabrid, para po yung resistensya nila at vitamina sa katawan nila, halimbawa man ay sa namumukta sila, kasama yan sa B12 mga sustansya ba mga kabrid. Pag mainit po ang kapanahon mga kabrid, sobrang init po mga kapanahon, yung ipapainom ko pong tubig mga kabrid ay sinasabayan ko po yung ng kahit dalawang takal ng yung ano ba, yung ano ba yun, yung kulay green, kalimutan ko na mga kabrid, yung powder, dextrose powder po, yun po ang sinasabay ko pag mainit po ang panahon, kasi po ang init ng katawan nila, yung hingal na hingal sila po, kahit papano po is madagdagan ng moisture ang katawan, tsaka yung kung ang dextrose powder po kasi para sa akin mga kabrid, kung ano man yun ang kailangan ng katawan ng manok, siya yung pumupuno, kung kulang siya sa sustansya, pinuprovide po ng ating supplement na yun mga kabrid. So ito lang mga kabrid ang ginagawa ko natin sa pang-araw-araw mga kabrid, saktong pagbibreed lang po mga kabrid, saktong pag-aalaga lang po, basta yung monitoring natin sa mga pasisil natin, sa mga alaga natin, is andyan po lagi, lagi nating titingnan yan, hindi porke napatuka mo na yan ay iiwanan mo na po. Pagkatapos po nilang kumain, 5 minutes 6 minutes mga ganun marking mga kabrid, irerecheck natin yung painuman nila yan, patukaan nila mga kabrid, itutuwad natin yan. Yung mga gustong kumain ng marami, yung kulang doon ba, halimbawa may mahinang kumain, atanggalin ko yan mga kabrid, kasi isasanay natin sila na ganun ang sistema nila, tatanggalin natin yan, tapos ilalagay natin sa nakapaubos agad mga kabrid, o kaya dyan sa baba, isasaboy ko dyan sa baba mga kabrid, sa mga janitor chiki natin, yung mga babae natin ha, mga babae nating pinawalan mga kabrid, so under yan sa mga kaling mga kabrid, yung mga pangbisita natin ba, kasi as of now mga kabrid, 4 months old mahigit na ang ating mga pasisiw, nag-picking na tayo sa mga pang-reject-reject natin mga kabrid, yung pangbisita, pang-consumo, pang-consume, yung feeling paitlugin lang ng paitlugin mga kabrid. So ayan mga kabrid, so as of now wala pa tayong hindi pa tayo makapag-decide kung kailan ulit tayo mag-bibreed mga kabrid, dahil po sagad po at hapit po tayo sa bandit pagdating sa patuka mga kabrid. Mas iniingatan natin ang mga manok natin, kasi po pag nagkasakit po sila ay mapapagastos po tayo ng hindi oras.
ang kadalasan ko pong ginagamit pag nagkasipo na ang manok, sinasalangan ko po agad hindi ko siya ipapakainin ng last meal nilang hapon. Tapos pagkagabi po, susumpitin ko po ng Primoxil na tablet po para po maagapan agad. So hopefully naagapan naman po agad sila. Continue lang po ang pagbibreed as long as namimintin natin ang healthiness ng manok, iwas tayo sa problema. Mahirap pero masaya po sa pakiramdam mga kabreed na nakikita mo na yung kinahihinat na ng mga ng mga manok mo. So after nito mga kabreed, after nating mapatuka sila ng maayos, continue tayo sa paglabas ng ating mga 4 months up na mga manok para po masanay na po sila sa tao at sa sa gagawin nating pag-fording. Kasi pag yan po ay nag-aayos na, nagpurma na at maayos na, nag-stag na po mga kabrain, isasalang naman natin niya sa pag-conditioning, ayusin na natin, sasabayan na natin ang training niyan. Hopefully kasi kailangan niyan mababad sa spar kahit two times a week, tapos sa dalawang liparan lang, tapos tali na sila. Tapos bilad na sila maghapon, kinumaga naman, ibang sit, ibang pares na naman, ibang sit na naman, isang first bagay, second bagay lang, sanayin lang natin sila na sila yung katawan nila, tapos tali na naman, bilad na naman sila araw-araw, salit-salit, set by set po mga kabreed, hanggang matrain po sila para po kahit papano yung maipa-out natin sila mga kabreed is maayos silang kahit papano manok mga kabreed. Tapos magpapalit na naman tayo ng patuka niyan, tapos magsisimula na tayong mag inject po ng ating mga multivitamins na Bilamil mga kabreed. Bilamil po kasi ang ginagamit ko sa pag-maintain ng manok at doon na tayo magsisimulang magpabuka ng ating mga stag pag nag-gan na sila, pag siyempre pag okay na ba, kung hopefully maging maayos man. So ito lang mga kabreed, maraming salamat ulit sa mga na-shoutout po at sa mga hindi po na-shoutout mga kabreed, pagpasensya nyo na po at yun lang kaya na natin mga kabreed. So comment lang po kayo ng comment kasi sa doon naman po ako kumukuha madalas, tsaka sa mga subscriber natin doon po tayo kumukuha. Hopefully yung mga nakakakita po at nanonood po sa ating munting channel mga kabreed, tulungan nyo naman po ang mga tumulong sa akin, kung pwede pong isubscribe din po sila, sana po masubscribe din po kasi gusto lang po namin sa mga small backyard breeder na mga katulad ko magtagumpay din sa mga hangarin namin, makapagpalabas, makapaggawa ng mga manok na maayos po. Hanggang dito na lang po, thank you po.